malapit na ba yan? Gaano po ba karami, ma? Chop ko na po ba lahat? Oo, lahat na. Kasi magagamit ko pa naman yan sa iba. Mamiya, wala na pong sisigat dinubuan. May nag-order po online sa delivery. Naku, eh sabihin mo muna sa mga delivery riders na magpalamig muna doon, ha? Niluluto ko pa. Yes po. Libre ko na lang ng gulaman isang rider, mama. Pogi. Naku, bumalik ka na nga doon sa trabaho, mamiya na yung harot. Sige po. Talaga. Mamay, kailangan ka pa ba? Naku, anak, marami pa. Dahil short tayo ngayon kasi si Nilda nagpaalam na sasamahan yung nanay niya sa ospital. Eh, ma, may lakad po kasi ako. Oh. Eh, makikipagkita po ako sa classmate ko sa culinary. Eh, nakakaya naman po kung mag-amay kusina ako pagdating ko dito. Anak naman, culinary yung course mo. Natural lahat naman kayo doon, amoy ulam. Sabihan mo nga yung kaibigan mo, ha? Huwag maarte. Kaya nga, ma. Eh, minsan na nga lang kami magkita na hindi galing sa kusina. O, sige na nga, iwan mo na yan. Ako nang bahala dito. Sige. Ma. Oh, pahingi pong baon. Kiniyagan na nga. May pa-allowance pa, ha? Ay, sige na nga. Yan. Basta tandaan mo, ha, kung saan galing yung allowance na yan. Galing yan sa ulam. Kaya huwag kang mahihiya na mag-amoy ulam. Yes, ma. Thank you. Okay. May amoy ulam nga. Boo! Ay, palaka! Ingat ka! Ano ka ba? Bakit ka ba kasi nanggugulat? Sorry naman. Seryoso mo kasi masyado eh. Bakit ba dito tayo nagkita? Akala ko ba sabi mo magdi-dinner tayo? Oo nga. Dito tayo kakain. Dito? Oo. Eh, di ba nakwento ko naman sa'yo na ginagawa kong vlog, Henry's Food Trip. Oo. Nabanggit mo yan kahapon sa class. Tsaka Carla, okay lang ba? Ikaw na rin mag-video? Sure. Sige, salamat. Ito lang ako. Sige. Kamusta po mga ka-food trip? Ako po ulit si Henry Advincula ng Henry's Food Trip para magpakilala po ulit sa inyo ng bagong secret food trip location. Ayan, guys. Ang menu po natin for today ay, ano po yan, kuya? Isaw, barbecue, Betamax, tsaka paa, guys. Ayan, guys. Sobrang fresh na mga niluluto dito ni Kuya. Nakakagutom talaga, guys. Sobrang interesting ng kwento ni Kuya, no? Yung recipe pala niya, recipe pa ng lolo niya, hanggang ngayon, yun daw buubuhay sa family niya. Kaya ako rin ginagawa itong mga vlog na to eh. Para sa mga ganong klaseng kwento. Eh, akala ko nga, dahil puro hilig mo lang kumain eh. Siyempre, yun din. Pero ito, Carla, na-appreciate ko to. Anong ito? Magkasama tayo, tapos sabay nating ina-appreciate yung passion natin para sa pagkain. Food kasi yung love language ko eh. O, pareho lang tayong matakaw. Malapit na pala yung specialization natin sa culinary class. Ano? Nakapili ka na ba? Hindi pa nga eh. Pero nung una kasi, ang gusto ko talaga pastries para mas accurate tsaka mas consistent. Pero habang nakakain ako ng mga unique DIY recipes, parang mas lalong nabuksan yung isip ko sa mga bagong combinations. Ikaw ba? Ako? Gusto kong magtrabaho sa high-end restaurant o kaya sa hotel. Gusto ko rin makapagluto gamit yung mga iba't ibang mamahaling ingredients tulad ng truffles, iba't ibang klaseng cheese. Eh, ano bang klaseng mga pagkain na gusto mong lutuin? Kahit ano, basta hindi Filipino food. Patay mo na Filipino food? Eh, araw-araw ko naman na kasing nakakain yun at saka parang hindi na special. Carla, hindi naman yun nasukatan ng special. Alam mo, ito yung ginagawa natin to. Special to para sa akin. Kahit sa kanto lang tayo kumakain. Ako? Anyway, bakit ka nga pala nag-culinary? Pinag-culinary kasi ako para ako yung magpatakbo ng family business namin. Family business? So, ibig sabihin, so may resto yung family mo? Parang ganon. Dapat ma-feature ko yan sa Henry's Food Trip. Ay, hindi pa kasi pwedeng puntahan yon. Under renovation pa. Sayang naman. Henry, late na pala. Kailangan ko na umuwi. Okay, sige, hatid na kita. Saan babae mo, Carla? Hatid na kita. Ah, hindi, Henry. Dito na lang ako. Bakit? Eh, strict kasi yung mom ko. Baka kasi magalit siya kapag may nakita siyang kasama akong guy. Totoo ba? Eh,
Pwede naman siguro ako magpakilala para next time nalalabas tayo. Hindi na siya kabahan. Eh, bakit naman siya kakabahan kung magkaklase lang naman tayo? Eh, paano ako nag-level up na? Ha? Ba naman yan, Carla? Hina mo naman sa mga pick-up. Hindi ba ba tayo obvious? Henry, dito na lang ako. Oh! Teka, sandali. Bye, thank you. Uy, sandali! Carla! 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 Ano ka ba? Naiwan mo yung phone mo. Ay, salamat. Ano? Saan ba yung bahay mo? Hatid na kita. Malayo pa kasi. Okay lang ako. Malayo pa pala eh. Ba't dito ka na nagpababa? Ano? Henry, may magdala ako sa kotse mo! May kidnapper! Saan? Hoy! Wala naman ah. Carla! Carla! Sabi ko sa'yo, huwag ka magpapagabi, di ba? Ma, napasarap lang naman po yung kwentuhan namin. Parang hinihingal ka dyan at may humahabol sa'yo. Wala po. Ba't hindi ka man lang hinatid nung kaibigan mo? Alam mo naman delikado dito sa lugar natin. Hinatid naman po ako, pero umalis na siya. Teka lang ha. Yan bang kaibigan mo, lalaki o babae? O manliligaw mo? Manliligaw mo, no? Bakit di siya nagpapakilala dito sa akin? Hindi po, magkaibigan na po. Magkaibigan. Sige, ma. Akit na po ako. Maaga pa tayo mamamalik. Stop. Sandali. Maupo ka muna dyan, anak. Maupo ka muna. Mag-usap muna tayo. Yes, po. Alam mo, anak. Mag-iingat ka sa mga bago mong nakikilala. Madami dyan sa una lang mabait. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Maaga ako na naging single mom. At sana, kung nag-focus ako sa business ko nung bata pa ako, di, bawat city sana dito sa Metro Manila, marami ng Nanay Mia's karinderya. Manaman, magkaibigan nga lang po kami. At saka pang single mom, agad yung advice nyo. Basta, mag-ingat ka, ha? Yes po. Tsaka, ipakilala mo sa akin yung manliligaw mo. Di na manliligaw? Ano? Good night, ma. Okay, good night. Uy, bakit? Ba't bigla kang nawala kanina? Ha? Nawala? Di kaya? Nakauwi na pala ako. Yun lang? Tumawag ka para sabihin mo na nakauwi ka na. Pwede mo na mag-message. Siyempre gusto kitang makita bago ako makatulog. Lo? Ayaw mo ba ako makausap? Di kung hindi, di sana hindi ko sinagot yung tawag mo. Ayun, no? De, Carla, salamat pala. Kasi sinama mo ako kanina. I had fun. Ako rin. Pwede ba nating ulitin yung date natin? Date? Teka, date yun? Akala ko nagpapasama ka lang sa akin. Para sa akin, date na yun. At saka, Carla. Pwede ba kita ulit ma-invite for a second date? Uy! Ano nangyari? Ay! Sorry! Nahulog kasi yung phone ko. Alam mo, Carla, palagi ka nalang nahuhulog. Pero sana next time. Next time sana sa akin ka nalang mahulog, Carla. sige na. Magkita na lang tayo sa class. Bye. Dalawa kaya na nga pala yun? Para mas marami. Ate, dalawa.
Ate, uy! Okay ka lang? Ang pagkawa mo? Ah, wala. Ang bango mo pala. Ang bango ng perfume niya. Anong pabango mo? Kailangan sa kusina. Mami! Isa pa nga. Ito talaga ba itong cake ako? Ito! Saan? Luya! Gusto mo, nalaglag kasi yung hikaw po. Baka nagdo nalaglag. Gusto mo ito na tayo maglag. Tara! Sige. Tara, tara, tara. Dati babalikan ko, ha? Tara. Kabisadong-kabisado mo na dito yung sistema, no, nak? Siguro mga isa o dalawang buwan, kaya mo nang patakbuhin ito mag-isa. Saan mo ba natutunan yan, nak, sa eskwelahan mo? Pagdating ko po kasi dun, ma, kabisado ko na po to. Buti na turuan kita, no? Alam mo kasi, pangarap ko talaga na sa bawat city ng Metro Manila, magkaroon ng branch ng Nanay Mia's Karinderia. Ako ba, ma? Hindi mo ba ako tatanungin kung anong mga pangarap ko? Mamiya! Andiyan po yung suki nyo. Tinatanong kung kayo mag-pack lunch para sa 40 katao. Nak, sandali lang ha. Kakausapin ko lang yan. Oh, Nak! Maghihiwa ka pa? Para makabawas na po sa trabaho bukas na. Irap na lang po natin. May pasok po kasi ako eh. Nak! Kanina, natanong mo ako kung hindi ba kita tatanungin kung anong pangarap mo. Wala yun, ma. Alam mo, tama na pag-usapan natin kung anong gusto mo, di ba? Akala ko naman kasi pareho tayo ng pangarap na magkaroon ng maraming branch. Ano bang gusto mo? Eh, gusto ko po kasing magtrabaho sa hotel o sa fine dining. Ganyan. Mag-empleyado? Ano ka ba naman, anak? Yung ibang tao nag-e-empleyado para makapag-ipon at magtayo ng sariling negosyo. Ikaw binibigyan ko na nga ng negosyo tapos gusto mo maging empleyado? Eh, ma, bakit pa ako nag-aral ng culinary arts kung dito lang ako magluluto sa turo-turo? Ma, hindi ko naman po sa minamaliit yung karinderiya natin. Hindi nga, pero... Hindi ka proud, no? Kasi... Parang nahihiya ka na karinderiya yung negosyo natin. Na yung mga kumakain dito, mga... empleyado... Siguro ikaw gusto mong pinagluluto yung mga magagara, yung damit, saka mga sosyal-sosyal. Ma, hindi naman sa ganun. Masakit kasi marinig na hindi ka proud sa nabuo ko. Pinaghirapan ko to eh. Isipin mo, single mom ako. Nagsimula akong maging line cook dyan. Sa mga magagandang restaurant na sinasabi mo. Isang taon ako na nagtiyaga na ako na nga ang line cook. Ako pa rin ang dishwasher. Pero tinis ko yun para mabuo ko to. Kaya proud ako dito sa Nanay Mia's ko. Kung ikaw hindi, ako, proud ako. Dahil napag-aral kita sa magandang eskwelahan. Dahil dito sa turo-turo na sinasabi mo. Ah, sorry lang.
Musta araw mo? Super busy. Kaloka. Sabihan mo kapag natapos na, i-feature ko kayo sa Henry's Food Trip. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night, sweet dreams. Go then. Nak, bilisan mo na dyan. Baka ma-late ka. Eto na po, Ma. Anong oras ba ang pasok mo? 2 p.m. pa naman, Ma. 12:30 pa lang naman po. Mabuti na maaga. Alam mo, sa palengke, kapag late ka, yung mga sahog na makukuha mo, hindi na sariwa. Oo na nga, Ma. Ito na nga po, oh. Ete ka. Maon mo. Thank you, Ma. Ingat ka, ha? Thank you, Ma. Bye-bye. Pasok ka na. Maaga po po kasi, Ma. Tsaka, ang init po po sa labas. Ba't hindi ka dun tumambay? Kala ko ba ayaw mo mag-amoy ulam? Okay lang po, Ma. Marami pa po kasing tao sa labas. Talaga? Teka. Carla? Po? Nakaharang ka sa daanan ko, eh. Teka muna. Asuka muna dyan. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan eh kung bakit kailangan mong mahiya. Isipin mo nga, mga taga-culinary school ang mga customer natin. Dapat nga maipagmalaki mo pa na tayo ang nagluluto ng mga pagkain nila. Siyempre sila ang nakakaalam kung ano ang masarap at hindi, di ba? Naiintindihan ko naman eh. Gusto mong sumabay sa kanila, diyan sa mga kaibigan mo na magpasosyal-sosyal. Eh siyempre, hindi naman nakaka-sosyal na magluto dito sa karinderya ko, di ba? Okay lang. Kaya nga ako nagsisipag at nagtayo ng negosyo ko para isang araw maging class at sosyal ang anak ko. Malilate ka na, pumasok ka na sa sosyal mong eskwelahan. Sayang nga pa-tuition ko sa'yo. Sige na. Abigail Miel, nakita niyo si Carla? Hindi nga eh, baka absent. Henry, eto pala yung pinabili mong lunch. Di ba sabi mo last time, ibili ka rin namin. Sarap ba to? Sure naman, sobra. Sobrang sarap niya. Ingat mo natin. Di ba? Panalong panalo. Sarap nga. Saan nga ulit to? Karender yan ni Nanay Mias. Saan yun? Sarap ba? Sarap. Kayo na-miss ba ako? Wala naman. Nabanggit lang ni Sir na yung recipe daw niya sa resto niya. It was handed down from his great-grandfather pa. And? Yun yung gusto kong gawin. Yung alin? Ganto kasi. Yung memories ko sa lolo and lola ko, nakadikit sa pagkain. Kapag namimiss ko nga yung lolo ko, niluluto ko lang yung arroz valenciana recipe niya. Tapos naalala ko na yung best memories ko sa food prep, kapag naisip ko yung loved ones ko. Yun lang naman. Gusto ko lang i-share sa'yo yung nararamdaman ko kanina. Anyway, may lakad ka ba mamaya? Wala naman. Bakit? May na-discover kasi akong bagong food place. Sobrang sarap ng pagkain nila dun.
Eh, gusto ko sana yung feature sa channel ko. Uy, baka mahal dun ah. My treat. Talaga? Oo. Okay. Sure ka, Chika? Yes, oh, promise. Mayroon, may homework ka pa. Wala, promise, wala. Thank you, sir. Ano, okay lang kayo sa order niya? Carla? Carla, gising na. Dito na tayo. Dito na tayo. Tara. Dito tayo kakain? Oo. Aray, ang sakit ng chat ko. Aray. Okay lang yan, tara. Tara na, may share naman siguro sila dito. No, parang hindi ko na kaya. Baka gutom lang yan, Carla. Hindi, ang sakit talaga. Uy. Yes po? Sino ka? Bakit kasama niya anak ko? Ako po si Henry. Henry Advincula po yung sa Henry's Food Trip. Nice to meet you po. Okay. Kayo po ba si... Si Mia? Kayo po si Nani Mia? Kamusta po mga ka-food trip? Ako po si Henry Advincula ng Henry's Food Trip. Para magpakilala naman po sa inyo ng bagong secret food trip location. Ayan, ang menu po natin ngayon ay sari-saring lutong Pinoy. With a twist! Ayan guys, bawat ulam po natitikman natin ngayon ay may secret ingredients na trademark po na sikat dito sa Manila. Ayan guys, ang Nanay Mia's Karinderia. Ayan, kain po tayo guys! Maraming salamat po, Tita Mia. Na-enjoy ko po yung episode. Oh, walang anuman. Mag-iingat ka pa uwi, ha? Yes po. Ay, sige, mauna na ako kasi ang dami pa namin lilipitin sa loob, sige po, ha? Sige po, ingat salamat ka. Po ulit. Sorry, Henry, ha? Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo. Mo nga ba hindi sinabi sa akin? Eh, gusto ko lang naman kasi na ma-impress ka. Ano? Baka pag nalaman mo na sa karinderiya lang ako nagluluto, baka isipin mo hindi ako class o sophisticated. Carla, hindi sa presyo o sa itsura ang sukat sa pagkain. Nasa panlasa yun. Dapat nga maging proud ka sa mami mo eh. Kasi wala kayong website pero dinadayo kayo ng maraming tao. Carla, alam mo yung produkto ng nanay mo? Walang gimmick o advertising or what. Basta magaling lang siya magluto. Kaya salamat. Thank you for sharing this with me. So, una na ako? Yeah, sige. Sige. Ingat ka. Sige. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Ingat ka. Ingat ka. See you sa class. See you rin sa class. Sige. Ingat. Nahatid mo na si Henry? Alam mo, gusto ko yung batang yun. Tsaka may taste. Ma, sorry kung hindi ko na-realize kung ano yung meron tayo. Sorry rin kung hindi ko na-realize kung gaano kahusay yung mentor ko dito sa bahay. Na kahit na yung mga kaklase ko sa kulinary, pagkain mong hinahanap-hanap. Ma, sorry rin po kung hindi ko na-realize kung gaano ka-special yung pagkain mo. Kahit na araw-araw ko naman na ito nakakain. Porket nakakain mo ng libre yung luto ko, hindi mo na na-appreciate eh. Pagbayarin kaya kita per meal. Ano ba? Sige na. Pinapatawad na kita. Thank you, ma.
Kailan kaya kita may kita ng personal? Sana naman swerte na ako. Na ito lang yung way para magkita kami ni Angelo. Ano, aabot ba tayo ng midnight? Nakakahalata na ako na minabadali mo tong date na to. This is not a date. Wala to sa plano. Hindi. Magre-reklamo ako. Ipa-viral kita. Hindi ko na siya magiging crush ulit. Kahit mag-sorry siya. Kahit pumunta pa siya ngayon sa bahay natin. Ako.